Dinihiti Pangulong Duterte na maring nabayaran si dating View Corps Chief Rafael Ragos kaya't nag-iba ng pahayag kontra kay Senador Laila De Lima. Kumami rin ang Pangulo sa dati niyang paglalarawan kay BBM. Nasa frontline balitang yan si Maricel Halili. Simple living lang siya. Wala siyang sabihin mo talaga na... Kaya mahirap yung... Hindi naman siya mapagkatiwalaan ng bilyon-bilyon bata pa siya noon. Of course, it's their inherit nila yan. Ganyan na ang paglalarawan ni Pangulong Duterte kay Presidential Candidate Bongbong Marcos sa panayam sa Sunshine Media Network ni Pastor Apollo Quiboloy kagabi. Malayo sa spoiled brat at weak leader na dati niyang tawag kay Marcos Jr. Pati sa nakaw na yaman ng pamilya Marcos, tila nag-iba na rin ang tono ng Pangulo. Tapos yung pera ni nakaw, eh hanggang ngayon, wala naman silang nakita. Ito, kung maniwala kayo, kung hindi, okay lang. Marcos may konting pera na iwan. Na-sequester lahat eh. Pati yung sa Switzerland. Hanggang ngayon, tuloy ang paniningil ng gobyerno sa tinatayang 203 billion pesos estate tax na hindi pa rin daw nababayaran ng mga Marcos. At kahit malinaw naman, nakakampi na ni Marcos ang mga kaalyado ng Pangulo, naninindigan ng Pangulo na neutral siya sa karera ng eleksyon. Hirit pa niya, kung si Vice President Lenny Robredo ang manalo, siguradong mabibigyan ng pardon si Senadora Laila De Lima. Yan ay kahit hindi pa nakukonvict si De Lima sa mga kasong idinidiin laban sa kanya kaugnay ng sinasabing drug trade sa Bilibid. Kamakailan lang, binawi ng dating officer in charge ng Bureau of Corrections na si Rafael Ragos ang pahayag niya laban kay De Lima. Pero paratang ng Pangulo, baka nabayaran lang si Ragos kaya iniba nito ang kanyang testimonya. Itong si Ragos, ganun rin. Pera yan, pera-pera yan. Nag-retire na yan. O ikaw si Ragos, peran ka ng 50 million. Kaya saan kunin ni De Lima yung pera? Drug lords. Eh, siya yung napriso dahil tinutulungan na rin siya ngayon, sigurado. Walang tao na magpunta sa korte to swear the truth, nothing but the truth. Tapos mag-recant ka ng ganun after a few years. Bago ito, binawi na rin ng self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa ang mga testimonya niya laban kay De Lima. Wala pang tugon sa akusasyon ng kampo ng senadora. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.